upper back pain, lower back pain. Pag-uusapan natin yan. Hi, Kalokas! Good morning! Welcome back to the channel. For today's video, mag-share lang ako sa inyo ng bagay-bagay tungkol sa back pain. Yes, kasi na-experience ko siya and hindi na bago sa akin yung back pain. Especially dun sa mga matatangkad. So, tayo, medyo matangkad tayo. Mga height ko, 5 feet, 8 inches tall. So, medyo matangkad yon. And ang tendency nun, nakukuba tayo. Usually, kapag kasama natin yung ibang tao or gusto natin kapantay yung height natin, dun sa height nila, and naiilang tayo minsan. Basta ganun. And mag-comment kayo sa baba kung ganun din yung na-experience nyo. And hindi lang yon, hindi man kayo matangkad, pero yung activity nyo for the whole day, medyo longer sitting position, longer standing position, and nire-require yun sa work nyo. So, makakaranas din kayo ng back pain. Okay, bago ang lahat. Hindi po ako eksperto sa bagay na to. I'm just sharing my experience. And sana makatulong. And syempre, gusto ko rin makita and mabasa yung mga comments nyo tungkol dito sa topic na to. Okay, so unang-una, usually kasi kapag matatangkad, normal na talagang nakaka-experience ng back pain, especially lower back pain. Meron pang tinatawag na osteoporosis, pero sobrang lawak ng topic na yon. Sip ng hangin, girl. Kasi ang tendency kapag matangkad ka, abnormal and hindi proportion yung mga sizes ng mga parts ng body mo, and nagsasuffer yung mga core muscles natin or core. Yes, na-experience ko siya. Pero meron tayong tinatawag na chronic pain, chronic back pain. Yun iba na yung mag-handle nun, or kailangan nyo na magpunta ng doctor, or minsan binibigyan kayo ng anti-inflammatory or pain reliever just for your first aid, para lang hindi kayo mag-suffer dun sa pain. Pero ako, hindi naman ganun ka-severe yung back pain ko. Kaya lang, magandang pag-usapan natin, ano? Kasi magbibigay ako sa inyo ng konting nalalaman ko lang na tips kung paano natin mag-first aid siya sa bahay without drinking medicine. So, first aid lang to. Hindi ko pinapangako na pag ininom nyo to, hindi na kayo makakaranas ng back pain. Okay? Nyo ba, meron akong narinig na sa isang doctor that if you have a job na nagre-require siya ng longer sitting position, sitting is the new smoking. My gosh! Nakaupo ka lang, naninigarilyo ka na, girl. Kasi nga, nagkukos siya ng maraming pain and also suffering for the muscles, kasi kailangan natin ng different style of position every 2 hours. So, kung kailangan lagi kang nakatayo, minsan upo ka din, or iibahin mo rin yung position mo kasi nagkakos din siya ng back pain. Tapos, yung long standing position din, ganun din yun, kagaya din siya ng long sitting position. So, merong chance na magbabago tayo ng position, mas maganda, para hindi nagsasuffer yung mga nakastay na muscle doon sa oras na yon. Meron akong isa-share na tatlong bagay lang naman. I'll make sure na makakatulong to sa inyo. And sobrang dali lang ito. So, una, may bawang naman kayo siguro, no? Lahat naman ng bahay may bawang, di ba? So, may bawang tayo. Kuha tayo ng mga 10 cloves na bawang, and then i-crush natin and ibalot natin sa clean towel. Ibalot natin yun, and then may paste na yun sa loob, di ba? Ipapahid natin dun sa area na kung saan may masakit sa likod, and makukuha mo yung extract nun through that, or kung ayaw mo na may tela, tanggalin mo yung tela, yung pinakang paste ang ipapahid mo doon sa area na masakit sa likod, and nakakabawa siya ng sakit. Nabibigyan kanya ng first aid. Yun yung una. Yung pangalawa naman, maligo ka, or kung may bathtub kayo, maligo ka, patakan mo siya ng eucalyptus oil. So, nakakatulong din siya na mawala or ma-ease yung pain. Yung pangatlo, yung tinatawag na acupressure. Meron kasing mga acupuncture point
na kailangan gawin. So, ganito yan. Medyo therapist tayo ngayon, girl. Pero napanood ko lang to. This is not originally from me. And mag-insert din ako ng some videos kung saan ko siya napanood. And very effective siya. Okay, so ganito yun. Opposite kasi siya. If you're experiencing your back pain on the left side, right side na kamay yung gagamitin mo, yung gagalawin mo, or vice versa. If you're experiencing the pain on the left side, ulit. So, ganito kasi yon. If you're experiencing your pain on the left side, right side na kamay yung gagalawin mo. But if you're experiencing on the left, right side naman na kamay yung gagalawin mo. Or, medyo maliwanag yung pariwanag ko. So, basta pag kanan ang masakit, kaliwang kamay ang gagalawin. Pag kaliwa namang back ang masakit, kanang kamay naman ang gagalawin. Okay, so ganito ko siya ginagawa. Ah, hindi ito originally from me. Ilalagay ko, or mag-i-insert ako ng some videos kung saan ko to napanood. And ginagawa ko na siya. Medyo matagal na rin. Ilang buwan ko na rin siyang ginagawa. And yes, nakakabigay siya ng first aid. So, ang tawag dito is acupressure. And meron kang pipindutin sa kamay mo ng mga acupuncture point. Okay, so ito yung kamay natin. And dito, yung buto dito sa kalapit na to. Dito sa butong to, yung kalapit nito is the lower back, mid back, and the upper back. Pero, you can do vice versa. Lower back, mid back, upper back. So, pwede nyo siyang gawin itong tatlong daliri na to. Dito nyo siya pipindutin, palikod, yan. Bibigyan nyo siya ng pressure hanggang mag-subside yung pain. Huwag naman masyadong madiin, baka naman mangitim na yung kamay natin. O yan, nakaganyan lang siya. Ito ay left hand ko. Itong right yung masakit. Ngayon, kung left back naman yung masakit, yung right hand naman yung gagawin natin. Or meron pang isa, in between this muscle, this bone, di ba, pa-triangle yan. So, ito, hanggang dito sa guhit, igaganito mo siya. And then, bibigyan mo rin siya ng pressure hanggang mag-subside yung pain. Yan. Ganun lang kadali. Nakakatulong talaga siya. And ginagawa ko na to many times. Sobrang effective nito. Sobrang thank you dun sa napanood ko na video. Nakakatulong talaga siya sa mga back pain. Siyempre, pwede mo rin siyang gawin. And siyempre, girl, siyempre pwede mo rin siyang gawin sa kabilang kamay mo if ever dito naman yung mas... And, syempre, pwede mo rin siyang gawin dito sa kabilang kamay mo kung dito naman sa left side ng back mo yung masakit. So, yun yung ika-third way para mabigyan mo ng... first aid yung likod mo. And hindi ko dyan na-generalize to para sa lahat ng masakit ang likod kasi iba't iba tayo ng klase ng pain. If your back pain is naglalast na 3 months and sobrang severe na, hindi mga ganitong remedy ang kailangan mo. Kailangan mong mag-consult na sa doctor or sa specialist para mabigyan ka ng perfect na gamot for that. Or, syempre, merong mga taong specialist or experts sa mga bagay na to. And itong mga... share ko sa inyo, ito yung bagay na na-experience ko na okay and better yung result and nabibigyan talaga ng lunas na yung tipong lalo yung mga nangalay, yung likod mga ngalay. Try nyo rin to. So, ayun lang kalokas and sobrang sarap ng hangin ngayon. Day off natin. Thank you so much. Sobrang sarap ng hangin ngayon. So, ayun lang kalokas and thank you so much for watching. See you again in the next one. Bye!